Paglabas sila ng lungsod, kanilang nakita ang Paul! Isang... Paul! Anong ginagawa mo dito? Summer na summer! Pumarty na tayo! Summer na eh! Alam mo naman, di ba? June! Pumarty na tayo! Di ba dapat nagbabasa tayo ng Biblia dahil mahal na araw na? Ano, naginilay-nilay ka dito? Oh. Hindi na uso yan, tol. Party na ngayon pagka dumarating yung mahal na araw. Saka naman pa-party? Nasa gitna tayo ng Quiapo. Ano ba yan? Partihan na nga ngayon. Saan ba nagsimula yung mga ganyan-ganyan? Nako, yan ang gagawin natin ngayong gabi, mga kapatid. Ha? Susubukan natin na bigyan ng mas malalim na pagtingin itong sari-sari ang mga panata, mga rituales, at iba pang tradisyon tuwing Semana Santa. At higit sa lahat, susubukan natin sagutin ang tanong, ano mga ba ang sinasabi ng mga to tungkol sa atin bilang isang kultura? Yan tol, po tol, tol, ang sasagutin natin ngayong gabi dito sa History. Tama na yan, tol. Pumarty na tayo, tol. Hindi na uso yung magninilay-nilay sa Holy Week. Party na tayo. Anyari, chismis noon, kasaysayan ngayon. Sa bansa ng 80 milyong Katoliko na lulong sa social media, ilan pa rin kaya ang mga nagtitika tuwing Kuwaresma? Imbis na mag-Instagram ng selfie sa Boracay with hashtag blessed. Taon-taon nire-remind namin ng mga tao, no, this is not a holiday, hindi ito bakasyon. Yung Semana Santa is the time to reset and recharge. So laging gusto natin na meron tayong reconciliation with God. At yung basically, yun yung message nung Kuwaresma. Kung dati umaalingaw-ngaw pa sa mainit na hangin ng kumukulot na tinig na nagpapasyon. Kung dati ay tahimik ang buong kalye dahil Easter Sunday na bumabalik ang broadcast ng telebisyon, ngayon, 24 oras pwede mo nang buksan ang cable o mag-Facebook na lang. Ngayon, pag sinabing Semana Santa, ang unang nasa isip, bakasyon grande. Pero diba, dapat okay lang. Total, sa Kristyanismo naman, ang krus ay simbolo ng pagtubos at kapatawaran. Pero, nako, nung panahon ng mga Romano, ang krus ay kinatatakutan. Kinatatakutan ko dati? O bakit? Dahil ang krus ay isang instrumento ng torture. Matinding paghihirap. O pinahirapan nga siya, no? Tara na, tol, doon tayo sa Station 1, Station 2, tsaka Station 3, tara. Kung mga sinuunang Romano ang nag-imbento ng sopistikado mga konsepto ng pamamahala at gobyerno, sila rin ang nagpauso ng isa sa mga pinakamalupit, pinakakarumal-dumal na paraan ng parusa. Kasi ang origin ng cross, it's a very cruel punishment. In fact, sa mga Romans, ang form of capital punishment nila is decapitation, beheading. Para sa kanila, pinaka-dignified yun. Crucifixion is one of the most tortuous, pinaka-cruel na punishment because they allow you to die slowly. Walang dangal. Isang parusang panakot sa mga kalaban ng gobyernong Romano. So kinahihiya ang krus kasi he was executed as a public criminal. May mga ibang simbolo sila ginagamit katulad ng isda. Kasi ang isda ay sa Greek ay ictus. So parang Christus, ictus. Ika-apat na siglo na ng Kristyanismo nang naging katanggap-tanggap ang paggamit ng krus bilang simbolo. Isa sa mga nagtaguyod dito, si St. Athanasius ng Alexandria, na ngayon ay Egypt. Siya ang nagrekomenda ng pagtaang-tanda ng krus. Siya ang nagrekomenda ng paggamit ng krus para sa pag-bless. No, tapos, pagkatapos nun, unti-unti nang naipasok yung krus bilang isang simbolo ng Kristyanismo. Hanep din, ano? Isipin mo, kumbaga, ang garote, silya elektrika, o lethal injection chamber, ginawang simbolo. Kumalat sa Europa ang kaharian na dala ng krus. At noong 1521, ay umabot sa mga islang ito. Nung pumunta yung mga Espanyol dito,
hindi sila masyadong pamilyar doon sa mga paniniwala natin. So, at para magkaroon ng mas malawak na pagtanggap sa Kristyanismo, ay nailangan nilang mag-adapt mga ibang practice natin, no? Na ginagawa na nung hindi pa tayo Kristiyano, pero ipinagpatuloy. Kaya di naglaon ng mga turong imported ng mga dayuhang pare ay nahaluan na ng mga katutubong paniniwala. Laging gusto natin na meron tayong reconciliation with God. At yung basically, yun yung message nung Kwaresma. Catholicism, simple lang naman eh. Maumpisal ka, di ba? Kapag kamahal na araw, dasalin mo yung sinabi sa'yo ng pare, magsisi ka sa kasalanan mo. But we have a visual nation. Mm-hmm. O, tandaan natin na gusto natin, meron tayong mga manifestasyon na naipapakita natin yung solid natin na pagsisisi sa kasalanan. Nasa dugo lang yan, ika nga na isang commercial lang gamot. May dahilan naman siguro kung bakit ang tawag natin sa ating mga sarili ay Juan de la Cruz. Hashtag relate. Yung Pilipino, nasanay tayo sa pagdurusa, yung mga suffering, no? Kakita mo mga icon natin, kung titignan mo yung Quiapo, no, yung Nazareno, yun ay Kristong nagbubuhat ng krus. May koronang tinik, tapos nagdudugo, ang mukhang nagsasuffer, ganon. So, very close tayo sa ganong klase ng ano yung suffering. Ate, magkano itong dilaw na kandila? Itong itim. Ayan, saktong-sakto. Pag itim, binay. Pag dilaw, kay Marrojas. Siguro mas marami dapat yung kay Marrojas. Baka manalos yung Marrojas. Easy. Kasi ito, grace po, puti, blue, mga Duterte. Ano pa nga ba yung mga tradisyon natin tuwing Semana Santa? Abangan sa pagbabalik ng history. Magkano yung kilo ng ham? 960, pwede pang 2,000 na lang, mayayaman kami. Pwede, sige, 2,000, Lord Rivera, ilibre mo. Napakayabang mo talaga sa Bayton. Pero ang problema nga lang, dahil Semana Santa, di ba sa tradisyon natin, maraming bawal. Bawal lang maingay. Bawal maingay? Bawal maglagalag. Bawal pumarti. Bawal pumarti, hindi na pwede. At higit sa lahat, bawal kumain ng karne. Bawal kumain ng karne? Eh, ang sarap-sarap ng karne dito, mga hamon dito sa Excelente, bawal. Di, ano yan? Yan nga problema dyan eh. Mm. Kaya ngayon, alam mo, ang Semana Santa, nagiging parang vacation leave na lang. Eh, kailan ka mag-vacation leave? Pagkatapos na yung, pagkatapos na yung bakasyon, labo mo. Ate, bibilhin ko lahat yan. Pagbalot mo. Kwaresma o Semana Santa. Mula sa salitang quadragesima na ang ibig sabihin ay 40 days, 40. Napakahalagang numero sa Biblia. 40 days ginulaw ng Diyos sa pamamagitan ng tubig ang mundo sa panahon ni Noe. 40 days ang pag-ayuno at 40 days mula sa muling pagkabuhay ni Kristo. Pero ganaman kasagrado ang Kwaresma, hindi naman ito nakasulat sa Biblia. Meron kasing lumang regulasyon nung year 325 pa na hindi mo pwedeng isabay ang pag-celebrate ng Pasko ng Pagkabuhay sa Paskwa ng mga Hudyo. Yun yung pinakaluma. Alam mo, Jun, puro party na lang laman ng isip mo. Magbasa-basa ka naman paminsan-minsan. Ako, huwag mo kong maliitin ng ganyan. May mga alam din ako. No? Ano alam mo? Alam mo ba, kahit sarado katoliko tayo, may mga nakukuha din tayong mga impluensya na galing sa kanlunarnin at yung impluensya natin sa mga katutubo na pinagsama ng mga tradisyon yan, Tol. Nako. Tulad ng mga agimat, di ba, sa kanlunarnin, nung nagpa-flagellation tayo, kasama din yan, Tol. Ang pasyon, kwento ng pagdurusa ni Kristo at ang muling pagkabuhay. Sa ngayon, ito ang alam nating pasyon. If you're going to translate it to the passion, kung makikita mo, una, namatay si Kristo. Mm-hmm. So, patay din siya. Mm-hmm. No? Pangalawa, inaawit yung buhay in such a sing-song manner, no, may mga tono yan, na parang tagulaylay nga. Mm-hmm. So, kaya dun mo makikita na yung passion ay pagpapatuloy ng colonial, pre-colonial practice pa ng mga Ilocano. Mm-hmm. Sabi nga nila, kung hindi mo makuha sa santong dasalan, daanin sa santong hampasan. Ouch! Penitensya, level up!
Mula sa naratibo ng pasyon, dito sinasabuhay ng mga namamanata ang dinanas si Kristo na inutos ni Poncio Pilato. Sa penitensya, latigo na may nakadikit na mga tinik ang hinahampas sa likod hanggang sa magsugat at magdugo. Pero namamatay yung ibang mga hinahampas eh. Kasi yun sa katawan mo, yung mga tinik nun ay lalabas, papasok sa flesh mo yun. Tapos kapag hinila na ganun yun, yung sasama na yung balat mo. Sa paligay niya, pag nagganong-ganon siya, lumabas yung dugo niya doon sa likod, hugas na yung kasalanan niya. Tapos pwede siya hindi magsimba, pwede siya uminom-inom. Tinatanggal natin yung mga ganong klase ng mga practices. Siyempre, Pilipinas ito. Walang makakapigil sa amin. Pagdurusa at ekspreso ng kabanalan baka mo? Extreme baka mo? Aba, ang ilang mga namamanata sa Kutod, Pampanga, hindi na mabiro. Ang Catholicism dito sa Pilipinas ay inintroduce ng mga Spaniards, di ba, 400 years ago. So, mostly, no, yung mga traditions natin tulad ng pagdating ng Holy Week, no, tinatakpan ng violet na cloth yung mga santo, no, ganyan, parang tinatago na muna. Pero yung basic tulad ng pagkukumpisal sa pare, mga ganon, yung mga Lenten observances tulad ng mga fasting, abstinence, influence ng Western yan. Okay, so hindi approved sa ganitong sagad na uri ng pisikal na pagpaparusa sa sarili ang simbahan. Pero mukhang wala na silang magagawa. Ito na nga ang sinasabi natin mga halimbawa ng syncretic na bahagi ng ating Kristyanismo. Mula sa itsura, pananamit, pagpasan sa krus. Walang sinabi dito ang pelikulang Passion of the Christ. Hindi na kailangan special effects dito. Ang karahasan, totoo, walang daya. Yun nga lang sa sobrang click sa mga turista, ang pagpapapo, tila isang kumikitang kabuhayan na. Kasi ang nangyayari dyan, dahil yung mga sabi ng mga foreigners, kakaiba ito. No? Yun ang nangyayari, pinupuntahan na ngayon yan, nagiging, nagkakaroon tuloy ng mga iba-iba pang issue. Nagkakaroon ng issue ng pera, negosyo. Pero ito tanong, Jun, ano kaya ang meron sa Semana Santa at lagi itong naiugnay sa mga agimat? Lalo-lalo na kapag Biyernes Santo. So, tingin mo? Tingin mo, Tol. Magandang pang bling-bling to pag nag-party na ako sa Boracay, no? Pag gusto na ko ng mga chicks. Kakabit ko yun dito. The presence of the sacred can be found in objects, no, in actual objects, no. So at meron tayong tinatawag na bisa o potensya, no, na ito yung kumbaga kapangyarihan na nandiyan lang sa tabi-tabi pero kumakapit siya sa ibang bagay. At pag kumapit yung potensya na yan sa isang bagay, nagiging makapangyarihan yung bagay. Pero of course, parang ang pananaw din nila sa madugong uri ng penitensya, ang say dito ng simbahan. Epic, babawal din namin yon kasi it delves on the magical. Medyo delikado yan eh kasi kabilang power yan eh. Pero kung powers ang pag-uusapan, alamin kung paano kumuha ng powers mula sa kwento ni Kristo ang ating mga revolusyonaryo. Lang si Judas ay madulas, tatlong balbas ay nalagas. Hindi yan yun. Hindi ba yan yun? Pasyon eh! Di ba? Pasyon nila Tito Vic and Joey. Saka mas modern ay pasyon ngayon, Tol. Mas rap na dapat. Nagsigudas ay madulas, tatlong balbas. Mga kapatid, sinasabi na ilang mga scholars ng pasyon noong 19th century ay hindi lang basta nire-recite o inaawit. Ito ay sinasabuhay. At ayon sa mga pag-aaral, yung mga ninunuraw natin, nakitaan nila ng pagkakahawig ang pasyon, ang paghihirap ni Kristo sa kanilang sitwasyon. Lugmok sa hirap at walang kapangyarihan sa harap ng mga nagahari-hari ang dayuhan at mga Panginoong may lupa. Pero tingin ko dapat palitan na ng rap to para mas mabilis matapos, di ba? Nang si Judas ay madulas, tatlong balbas ang nalagas. Si Judas ay madulas. Pero kung ang tingin natin sa pasyon ay simpleng pabasa, ang aklat na Passion and Revolution
ng iskolar na si Reynaldo Eleto ay may nilatag na bagong pananaw. May bahagi raw ng ating kasaysayan na ang kwento ni Jesus ay maaring nagbigay inspirasyon sa paghimagsik. Kumbaga, rallying point, no, yung paghihirap ni Kristo dun sa sarili nilang paghihirap. Kaya nakakakuha sila ng maraming miyembro na gusto nyo ba ng pagbabago? Eh bakit nga naman hindi? Hindi ba't historically, bakit nga ba pinako si Jesus? Hindi ba't dahil siya ay tinuring na panganib sa mga Romano, ang nooy sumasakop sa bayan ng mga Hudyo? Banta? Panganib sa mananakop? Yeah! Hindi ba parang pamilyar? Kaya nga may mga kababayan tayo na iba rin ang pagtingin kay Rizal. Marami-rami rin ang mga umusbong na social movements na ito. Mula sa Cofradian Hermano Puli noong 1830s hanggang sa mga sakdalista noong 1935. Napag-inita ng mga Kastila ang Cofradia de San Jose na tinatag ni Apolinario de la Cruz alias Hermano Puli sa Lukban, Tayabas. Simple lang naman ang gusto nila. Ilapit sa masa ang misa na nooy nasa Latin at makapagsilbi sa simbahan ang mga Indio. Pero tinuring silang erehe ng mga praile. Natrete ng mga Kastila at nilusob ang kuta nila Puli noong November 1841. Minasakero yung mga bata, minasakero yung mga matatanda. At ang nangyari ay siya ay binaril. At yung pagkatapos siyang barilin, parang natulad nga din kay Kristo. Nag-alay siya ng dugo, tapos pinaghiwa-hiwala yung kanyang katawan, dinisplay sa iba-ibang lugar sa Tayabas para maging sample. Kung sa panahon ni Kristo ay Romano, sa Pilipinas naman, mga Kastila at Amerikano ang kontrabida. Lahat nag-ugat sa pagnanais na makaalpas sa panghapi at nakatuon sa mga konsepto ng kadakilaan, kagandahang loob, kaginhawaan at kalayaan. At dito nakahalo sa konsepto nila ng rebolusyon ay ang mga katutubong paniniwala. At isang dahilan kung bakit matatapang raw ang mga rebolusyonaryo nito ay sa paniniwalang poprotektahan sila ng mga agimat mula sa mga bala. Mahaba-haba rin ang ebolusyon ng ating mga lenten traditions. Ang tanong, kaya bang mabuhay ng mga gawaing ito sa harap nito? Nito. At nito. Mas na-enhance pa nga ng pagiging digitized yung ganitong mga uri ng paniniwala kasi pwede mo siyang i-upload sa internet. Mas nagiging accessible na nga siya dahil sa digital technology. Ano man ang mangyari, may dahilan pa rin siguro kung bakit ang Pinoy ay si Juan de la Cruz. Tatlong klase ng Juan ng Pilipino, ano? Yung Juan tamad, di ba? Yung ayaw magtrabaho, ganyan. Juan de la Cruz, yung Juan na nagpapasa ng Cruz, no? De la Cruz. At saka 1, 2, 3, mga nandolo ko. Di-joke ko na lang yan. Mga kapatid, ano nga ba magagawa natin? Ito mga pakuan, ito mga pinitensa, ito mga pabasa, pasyon, agimat, anting-anting. At kung ano-ano pa, mga kapatid, ito ay mga natatanging pagpapahayag ng ating kultura, ng ating mga takot, nasa, dusa, ligaya at pananampalataya. Ito ang nagpapapinoy sa atin. Pinoy ba kamo at saka ligaya at kultura? Iyon na yung toll stations 1 and 2, 3 na tayo sa Boracay. Tara na! Tandaan mga kapatid, hindi lang po paminsan-minsan ang kultura ay kasaysayan. At yan po ang history natin sa gabing ito. Ako po si Lord De Vera, siya po ang party boy na si Jun Sabayton. Ito sabi, kung wala tayong kasaysayan, wala tayong saysay? Wala talaga saysay yung ginagawa mo kasi hindi na usay si Mana Santa. Party na tayo, tol! Woo! What's my name? What's my name, eh? What's my name?